Morning Shoppers, welcome once again to my channel. This is your job and welcome to my golden life here in Taiwan. So magandang hapon po sa inyong lahat. Friday po ngayon, last duty of the week. So excited po akong matapos po ang araw na ito. By the way po, I have to be honest, hindi po ako in good health ngayon. Medyo not feeling well po tayo today, Golden Shoppers. Maybe because of the change of the weather. Kasi super init po talaga ngayon. For the first time po, gumamit po ako ng aircon po dito sa aking room. Kasi dito po sa school namin, if too much po yung heat na nararamdaman mo, you can actually use the air condition, which is allowed lang din siya or umaandar lang din po siya kung too much na po ang init talagang nararamdaman sa paligid. Pero pag maginaw po ang weather, you cannot use the aircon kasi hindi po talaga siya gumagana. So, ganun po. So, it comes with a card. Yan, nilalagay ko yung card dito ngayon. So, yan. I will show you para makita nyo talaga. Okay, so yan. Yung card na yan, yan po ay nasa akin mismo as a holder of this. I mean, ako yung nag-aalaga ng room na ito. Hindi naman sa akin, pero ako yung nag-aalaga. So, nasa akin po yan. Okay, so pinapaandar ko po siya kung super mainit na po talaga. So, ngayon, umaandar siya, pero because hindi masyadong maganda yung ating nararamdaman ngayon, inilaban ko lang po ang Friday na ito kasi kailangan po talaga siyang ilaban. So, that's why andito po tayo. But I think you are aware while you're watching the introduction of this video kung ano ang ating pag-uusapan sa hapon na ito. So basically po, ang gusto kong i-share sa inyo ngayon, kung gaano kaganda ang mga schools dito sa Taiwan when it comes to the value of education. Di ba sinabi ko naman sa inyo yung kung gaano kahalaga sa kanila ang learning ng mga students, kung ano yung pwedeng gawin ng school para ma-scaffold yung learning ng mga bata, gagawin po nila. Yun po ang aking na-observe sa aking pag-stay dito for more than a month. Okay, ngayon. So, for today's video po, ipapakita ko sa inyo yung aming mga biniling gamit. Kasi we are planning po, I am planning sa klase ko na magkaroon kami ng Thanksgiving card making next week. Okay, yun po ang aming event sa aming klase. So basically because kailangan natin ng mga materials, so nung sinabi ko po ito sa school, then immediately sabi ng school sa akin, yes, tomorrow, because that, I think that was Wednesday nang pinaalam ko sa kanila, so sabi agad ng school na, okay, tomorrow we will purchase all the materials that you need. And then stock mo lang siya sa room. So later, ipakita ko sa inyo kung saan ko siya nilagay dito po sa aking mismong room. So basically, ganun po siya kaganda. You will not get any amount from your pocket again. Sinabi ko na yan sa inyo last time, pero ngayon, sasabihin ko ulit that you will not get any amount from your pocket just for you to buy the materials. Actually, ang mga bata naman, they can afford to buy. Okay, but the school also provides materials for those mga students talaga na hindi makabili. Okay, at least walang masasayang na araw for them na makagagawa pa rin sila at hindi lang sila katunganga just to wait for the time to end kasi wala silang materials. So ngayon po, Golden Shoppers, hindi po maalsa yung may pakita sa inyo automatic yung cellophane kasi ang bigat talaga siya, ang dami kasi ang akin pong klase ay nahahati po sila sa anim na grupo. Lahat po yan. Every section, hinati po namin sa anim na grupo. So, kahapon po, binili din po nila ang mga gamit, materials. Mostly, sa mga nabili namin kahapon ay nasa anim na, ano talaga siya, anim na piraso. Okay, kahit gano'ng kamahal yung aming nabayaran, anim na piraso talaga yung kanilang binili. Okay, I will show you first. Ito yung, ito naman po ay hindi pa magagamit bukas. Pero kung, ay sa Lunes. Pero kung may gustong gumamit, ipapagamit ko siya. Pero sa mga susunod na activity, yun po ang plano ko. It comes with different colors. I think, pitong kulay po ito na magkaiba. Yan. Binili po yan ng school. It's 48 NT po ang bawat ganito. 48 NT, mahal na po yan, okay? So, binili po nila sa akin ang pitong ito. Actually, sumama ako sa pamimili ng gamit ito. So, 48 NT, ito po yung first item natin, mga colored, neon color papers ang ating binili. And, bumili din po ang school for me ng
Dalawang sharpener na magaganda. Take a look at this one. Okay, napakagandang mga sharpener po na gagamitin ng ating mga estudyante. And the price of this one is 216 NT. Okay, dalawa po ang kanilang binili for me. Kasi hindi naman lahat magsasabay-sabay na mag-sharpen ang kanilang mga pencils or color pencils. So, dalawa lang po ang aming binili. It's 216. Oh my God. Super mahal na po yan dito sa... Kung i-convert mo yan sa ating pera, Golden Shoppers, medyo malaking ano na yan, malaking amount. Okay, wait. Bigyan niyo ako ng time kasi as I said, hindi ako, not feeling well ako today. Okay? And then, bumili din kami ng, I'm not sure, but I think this is a crayon. It's a pastel crayon. Pentel, oh, I'm not sure. Yeah, ayan. Nakalagay po dito is, Pentel oil pastels po siya. And then it comes with 49 colors. Look at this one, 49 colors. It's pentel oil pastels po, okay? Because sabi ko sa inyo, anim po na grupo ang aking mga estudyante. So, anim din po ang kanilang binili nito. So, this is amounting to, if I'm not mis... Oh, yeah. 116 po ang bawat isa. 116 NT po ang bawat isa. And as I said, anim po ang grupo. So binili po nila ang anim na piraso po agad-agad. Okay? At saka ibinigay po nila sa akin ngayong hapon. Okay? And i-arrange ko yan mamaya sa cabinet kasi may cabinet tayo dito. Okay, yan. Anim po na pentel oil pastels ang kanilang binili for me. Okay? Punas tayo ng konti, Golden Showers, kasi ang hirap ng career natin dito ngayon. Okay, ano pa? What else? Ang dami po nito. Baka maabot tayo ng 20 minutes ating discussion. Okay, wait. This is anim. Okay, hanapin ko yung isa. Okay. So, ito din po ay color pencils. Color pencils po ito. It comes with 24 colors naman po siya. 24 colors. And ang amount po niya is 96 NT po. 96 NT po ang bawat isa. Okay, so this is color pencil. So, isa-sharpen po nila ito. So, it comes with 6 pieces din po siya. Kasi nga, anim yung grupo. So, ibibigay ko yung ito per table. O yan, gamitin nyo hanggang sa matapos yung linggo namin next week. And of course, hindi naman ito mauubos sa isang gamitan lang. So, for the next activity, gagamitin pa rin nila ito. Pero, as long as may fund pa yung school at saka necessary talaga siya, the school will purchase. Yun po, ganun po ang policy nila dito. So, ilalagay lang natin ito para at least makita nyo, Golden Showers, kung gaano nga baka ganda. You know, for me ha, hindi naman natin kailangan makareceive ng mga gifts from them every day or makafeel lang kung gaano sila kabait as a person. Pero yun ang nararamdaman ko already. Pero yung hiningi mo for your teaching materials like that and everything else ay ibibigay agad, something like you cannot find in Philippines. I have to be honest. I really have to be honest. Okay? So, para ito sa mga bata, take note of that. And the school provides everything na gusto mong i-request to them. Okay. Aside from yung mga color pencils at saka yung mga pastel crayons, nag-request ay gusto ko rin ng magkaroon sila ng this is color pen. It comes with 36 colors also. Ganito ang mukha niya. And my other version, kasi kailangan anim talaga, tapos tatlo-tatlo lang siya. So, the other three colors ay ganito. Black. Black tsaka yellow. Look at this one. Ito po yung composition niya. And ang amount po nito, Golden Shoppers, ay 204 NT. Ang bawat isa ng ganito is 204 NT. Okay, so anim po ang binili. Pakita ko sa inyo, tatlo muna ngayon ha. Okay, tatlo. Okay, para maintindihan nyo na anim talaga siya. Tatlo, tapos meron pa tayong other 6 here sa back. Nakatingin ako sa window kasi baka may sumulpot na tao tapos nakita, baka mabaliw siya sa kakatingin sa akin na I am talking here and then hindi niya alam na may phone. So yan po, tatlong additional po, so meaning anim po, okay, anim na po ang ating biniling ganito
amounting to 204 NT po siya ang bawat isa. Okay? So, lagay natin dito. Ilagay natin dito para at least makita ninyo kung gaano nga ba ka. You know, alam mo yung wala kang stress. First time, okay. First time po. I have to be honest. First time, I have to say first time. Kasi hindi natin nararamdaman ito. My goodness, one rim na band paper ilalaban ko pa yun sa Philippines. Pero dito po, hindi mo kailangang sumigaw, hindi mo kailangang magmakaawa. Like that, isang chat mo lang, like pag nung sinabi ko nung gabi ng Wednesday, automatic, okay, tomorrow we will buy. Actually, ang policy po dito sa Taiwan College Chamber, especially sa school ko, to be honest, pag bumili ka ng school supply or material for your class, you just have to get the receipt and ilagay mo yung tax ID number ng school, okay? And ma-reimburse talaga siya. Everything will be reimbursed. So, yun ang procedure nila dito. So, mga next time, kung gusto natin bumili ng mga materials para sa ating activity sa school, okay, hindi tayo matatakot na maglabas ng pera kasi i-reimburse talaga niya. At least, kasi paano, hindi naman nasayang yung inilabas natin pera. Hindi talaga yung ini-thank you nga nila yung mga nabili mo para sa school, para sa mga bata. My God. Hindi po ganun ang proseso dito. And, meron po akong 6 na glue na binili or pinabili kasi hindi ko naman po pera ito. So, meron po tayong glue na pinabili. Walang presyo po kulin shoppers. So, hindi ko maibigay sa inyo ang presyo. Pero, mahal-mahal din po ito. Baka below 50 naman siguro ito or baka more than 50, I'm not sure. Pero 6 po siya, it comes with this one. Kasi baka may mga activity kami na mag-i-involve ng picture, tapos ididikit nila or ikakating nila yung mga pictures. So at least meron kaming ganito. Okay, 6 po yan ha, 6. And as I said to you, baka may mga pictures na ididikit nila. So, nagpabili na rin ako guling shoppers ng 6 na piraso ng scissors. Okay, wow. Ay, okay. Scissors muna. Kasi meron din tayong stapler na pinabili. Okay, 6. Oh, nice one. Okay, ito yung kulay ng ating gunting or scissors na pinabili. Look at this one, golden shower. Super ganda, super perfect. Yan. So, baka may mga activity tayo na magdadala ako dito ng mga newspaper, magazine, for example. Tapos, ikakat nila. And then, they will have to explain something about it. So, everything, something like that. So, meron tayong nakahanda ng mga scissors na gagamitin nila. So, yan. Ilagay ko siya dito. Yung ating mga gunting na 6 na piraso. And ang last item na bibili namin is yung ating stapler. Yung ating stapler with, ano na siya ha, 25 lang siya, no? Wait, I will check. Ay, 52. I'm sorry, baliktad ang number. 52 NT po siya ang bawat isa. And yung sa 52 NT na yan, may kasama na po siyang 1 box ng bala. Okay, ng stapler. Okay? So, we have color gray, we have color red, and the color green. So, meron tayong 3 stapler. Kasi hindi naman po sila magsistapler lahat. Diba? At one moment or at the same time. So, meron tayong stapler na 3 piraso. So, ano yung mga pinabili natin? So, ito po ang mga bagay na gagamitin namin para sa aming activity next week. Yung card, Thanksgiving card, ay hindi ko nahanap. Okay, pero tinulungan naman po ako ng aking mga co-teachers, no, na yung mga partner ko na mga Taiwanese teachers sa room, na mahanap din po yung card talaga na gagamitin namin for our activity next week. Kasi excited po ang ating mga 7th graders na magawa po sila ng mga Thanksgiving card. Kasi yan po ang aming pinag-uusapan ngayong linggo. So, yan po ay i-apply namin next week. Okay? So, ito po, ganito po kaganda
maganda. So makikita nyo nga, mamaya i-arrange natin sa aking cabinet doon para at least pagdating ng Monday, yan, kukuha, i-arrange, I mean, i-distribute na lang natin sa mga bata, ipamamahagi natin sa kanila. And by the way, ngayong Monday, may darating po na isang American, okay, dito sa aming school, at i-observe niya po ang aming mga bilingual teaching, or I mean, paano na-apply ang bilingual teaching here in Taiwan. So basically, at least makita niya na meron tayong nakahandang mga gamit for the learners, 'di ba? So ganun siya ka-prepared dai. So yan ang ating mga napamili. So I'm so happy. Ayan, hindi ko na agad ma-deliver yung gusto kong sabihin. Personally, I have to say na napakasaya ko because ang daling kausap ng mga tao dito, like, you want this one, para saan? Pag sabi mong ganito ang purpose mo, automatically, okay, let's go to, kasi paglabas mo sa school, andyan na yung malalaking stores, ganun ang location ng school namin. Pag nakapalibot po yung malalaking mga building dito at saka mga establishments. So when you go out from the gate, makikita mo agad yung mga stores na nagbibenta ng mga school supplies na napakadami. So basically, nung sinabi ko, automatic, sinamahan ako ng aking co-teacher and binili namin yung mga basic needs. And wala akong nilabas kahit isang sintimo. Okay? Inuulit ko po, wala akong nilabas kahit konti. It's everything about the school. Pinurchase nila. Sila ang nagbayad lahat. Okay? So, anyway, hindi ko naman din gagamitin ito. This is for the learners. But the thought is, or the fact is, ang point ko is, sa Pilipinas kasi, nagiging thank you po ang lahat ng ito. I have to go directly with my speech right now. So, yung mga bagay na ito na gusto nating mag-share sa mga bata, nagiging thank you po ito. At sinasabi lang kawang gawa po ng mga teachers. Which is dapat hindi. Kasi nga, ang liit na nga ng mga sahod, kinukuha pa natin yung mga kakarampot na sweldo ng mga teachers because we want to, you know, to execute the noble profession by just giving our, you know, part of our salary for the materials of the learners, which is hindi dapat. Yun ang naramdaman ko dito sa Taiwan, na talagang pinoprovide nila yung ating mga needs. Yun po. Okay, so I hope na medyo yung ating country, Philippines, ay mamulat sa katotohanan na sa ibang bansa pala, ganito ang kanilang sistema. If this is for the learners, if this is for the instruction or to cater the quality of learning of the students, then the government should support, the school should support everything na kailangan mo. Yan ang gusto kong i-share sa inyo sa video na ito. So I think that would be all for today's video, Golden Choppers. I hope they will continue to watch all the videos that I already uploaded from my YouTube channel. Happy weekend, everyone! See you once again for my next video. Bye-bye!